Isa sa mga madalas na issue ngayon dito sa mundo ay tungkol sa pera, kapangyarihan, di ba? Dahil alam naman natin, kapag ka-involve ang pera, ano meron? Korupsyon, di ba? Pero bakit nga ba ang daming gumagawa nito? Ang daming umiibig, sumasamba sa pera. Ano ba yung mga pwedeng gawing solusyon para maiwasan ang korupsyon, maiwasan ang pag-ibig sa pera o paghahangad ng marami, di ba? Napaka-basic nito, napaka-common na nitong sagot na ito, pero ito lang yung nakikita ko talagang sagot. Kapag ka ang isang tao ay nakakilala na kay Lord, tumanggap na kay Lord Jesus Christ, at si Lord Jesus Christ ay nandito, nandyan na sa puso niya, parang ang mga bagay dito sa mundo, hindi na ganun kahalaga sa'yo. Parang ang gamit na lang nito ay instrumento para magpatuloy kang nabubuhay dito, para may pangbili ka lang ng pagkain mo, pang suporta sa pag-aaral ng mga anak mo, pang support sa daily na needs mo. Yun na lang yung tingin mo sa pera kung mayroon kang Lord Jesus Christ, na alam mong balang araw, hindi naman talaga dito ang ating permanenteng address sa mundong ito. Hindi dyan sa address mo, kundi sa dyan, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, di ba? Yan ang talagang destino natin kung kasama natin si Lord sa buhay natin. Pero kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Diyos, dyan pumapasok ang pag-ibig natin, pag-a-idol natin sa mga material na bagay, sa pera, posisyon, o sa kung ano-ano pa mang nagpapaligaya nitong ating physical na katawan. So, gaya ng nasabi ko, mga taong wala talagang Panginoong Diyos sa puso nila, sila talaga yung nahuhumaling sa pera. Kaya kung ikaw, nagkakaproblema ka dahil wala kang pera, ikaw ay nalulungkot dahil wala kang trabaho, ikaw ay nalulungkot dahil simpleng mamamayan ka lang at gusto mo sana na kahit paano ay umangat sa buhay, huwag ka malungkot. Lumapit ka kay Lord Jesus Christ at bibigyan ka niya ng satisfaction sa buhay mo. Bibigyan ka niya ng puso na masasatisfy ka na lang sa kung anong meron ka. Maraming kaparaanan ng Diyos para paligayahin tayo, hindi lang talaga sa pera lamang na iniisip natin. Dahil kung isipin nyo, napakaraming mayaman dyan, nagpapakamatay, depressed, kahit marami pa silang pera, may kulang pa rin sa buhay ng tao. So, yun lang. God bless po.